Our next candidate, siya po ay dating Labor Undersecretary, 2013 Trafficking in Persons Awardee, 2010 recipient ng Harvard Kennedy School Alumni Achievement Award, anak ni dating Senator Blas Ople. Our OFWs deserve one senator, one person to represent and fight for their interest in the Senate. Ang boses ng OFW sa Senado, Susan Ate Toots Ople. Magandang isang pinagpalang umaga sa inyong lahat, sa aking mga kasamahan, at kay Ma'am Grace, kay kinakapatid na Cheese, maraming salamat sa paanyaya sa akin, in behalf na rin ng Nationalista Party. Tito Sen, mahirap pala to, nakakanerbios. Baka pwedeng i-dub smash na lang. Wala na po yung tatay ko. 11 years ago, nandito siya. Kung nandito siya, siguro walang natataniman ng bala. Walang naaapi na OFW. Sabi nga sa amin sa Bulacan, iba ang tinititigan sa tinitingnan. Ang sinasabing bagong bayani, ngayon po, takot dumaan sa ating mga paliparan. Yung sinasabing bagong bayani, yung 550 na terminal fee, 19 years exempted sila by law. Ngayon, kinokolekta sa kanila, tapos kailangan pa silang pumila para bawiin. Ang sinasabing bagong bayani, nasa death row, hindi dahil masama ang ugali, kundi dahil hindi man lang mabigyan ng mahusay na abogado doon pa lang sa level ng presinto. Kaya po ako tumatakbo. Hindi ito para sa akin. Ito po ay para sa mga tunay na bagong bayani at sa kanilang mga pamilya. Walang iwanan. Matagal nang naiwanan. Kaya po, sana po sa 12 na pagpipilian at nandito na yung aking mga kasamahan na pwedeng ninyong pagpilian, sana po may isang upuan para sa inyong lingkod. Alang-alang po sa mga nagsasakripisyo sa ating bayan. Dahil po ngayon, ang paborito nilang pelikula ay yung pelikula ni FBJ. Isang bala ka lang. Ito po ang gusto natin baguhin. Sa tulong ninyo, makakarating po din tayo. Ako po si Susan Toots Ople, bunsong anak ni Cablas Ople. Ang boses ng OFW. Magkita-kita po tayo sa Senado. Maraming salamat po.